Babasahin po natin ang ilan sa mga comments ng mga DZRH followers po sa ating post kahapon na topic na Snatcher, Kinarma, Sumemplang. Sabi po ni Lindsay Randy, natawa siya, no? Kung ako yan, itutumba ko pa yon para hindi na makatayo yung Snatcher. Sabi naman ni Luis Rafael Saulo, ginamit mo na lang sana ang pampasada yung e-trike mo, kumita ka pa sana sa marangal na paraan. Tama naman po, no? Kesa sa pagnanakaw, Sir Luis. Sabi naman ni Edwin Fernandez, ayun, minura na niya, minura na po niya. Bakit daw hindi pa daw po namatay itong Snatcher na ito? At isa pang topic natin, no? Dalawang lalaki na nagnanakaw ng trapal, yung garapalan po sa isa pong truck sa Pier 18 South Harbor, Manila. Viral po yan. Sabi ni Roderick Garcia, di nga kasi takot, sabi niya. Sana may vigilant. Ah, kung may vigilante daw, ay pagbabarin na lang ang mga basura sa kalye. Ito po yung nanggaling sa kanya, hindi po sa amin. At ayan, may mura na, no? At wala naman daw po kasing pagbabago. Sabi naman ni JC Peregrino, buhay pa ba ang mga yan? Magandang araw po sa lahat ng mga nakatutok sa DZRH. Ako po si Victor De Guzman at welcome po sa ating programang PNY Pasikatin Na Yan. Kung ikaw ang taong interesado sa panunood ng mga online videos, mapa-viral o hindi, basta solid, edi nasa tamang programa ka dito lang po sa PNY Pasikatin Na Yan. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Mas marami, mas exciting at mas maraming matututunan kapag mas maraming pag-uusapan. Kaya wag na nating patagalin pa. Ano-ano ba ang mga videos, mga litrato na pag-uusapan natin para sa araw nito? Narito na ang mga topics na pag-uusapan natin for today. Ex-rebels sa Zamboanga del Norte nakatanggap ng livestock at veggie seeds mula sa Department of Agriculture. Sasakyan, nawala ng kontrol sa pagmamaneho. Muntik makabunggo ng tao sa gilid ng kalsada. Rider, sumalpok sa higanteng truck, viral. Motorista, uminit ang ulo sa rider na nangain ng lane. Napakarami po talagang negativity sa panahong ito, no? Kaliwat kanan po ang mga negative news na ating nababasa, no? Na-scroll sa social media, naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Iba't iba po, no? Puro negative na. Kaya sisimulan po natin itong ating programa sa isang good news viral. Matapos pong makatanggap ng livestock at veggie seeds ang mga ex-rebels po sa Zamboanga del Norte. Para mas malinawan, sabay-sabay nating panoorin ang ating PNY item number 1 for this episode. Gawaing makatao, masarap sa puso. Viral ngayon ang isang istorya sa social media ng pagkatanggap ng livestock at veggie seeds ng mga ex-rebels sa Zamboanga del Norte na nanggaling sa Department of Agriculture. Ayon sa Department of Agriculture, ito'y bilang pagsuporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa Gibo, isang barangay na malayo sa lungsod sa bayan ng Sayan, Zamboanga del Norte. Ang naganap na community outreach program ay para sa mga dating NPA rebels ay ikinasa ng 102nd Infantry Brigade. Ayon kay DA Region 9 Executive Radon Cedeño, namigay sila ng 4 na baboy, 15 manok, rubber seedlings at assorted vegetable seeds para sa establishment ng community backyard gardening. Ang seed package naman ay naglalaman ng tomatoes, sweet peppers, eggplants, squash, okra at tampalaya. Nagalak naman si Sayan Mayor Jose Corge Polongka dahil sa suportang ibinigay ng Philippine Army at ng mga government agencies para sa pang-agrikultura at pangkabuhayan. Ito pong... Teka, sorry. Okay, 1, 2, 3, go.
Ito pong istoryang ito ay viral po ngayon sa social media na kung saan nga po, no, nilinawin natin ay nakatanggap po ng livestock at veggie seeds. Ito pong mga ex-rebels. No, ibig sabihin po ay mga dating kontra po yan sa gobyerno, no, nakikipaglaban sa ating mga militar. No? Sila po ngayon ay nasa Zamboanga del Norte. Na, at ito pong mga veggie seeds, ito pong livestock ay nanggaling po sa DA or Department of Agriculture. Sabi po ng Department of Agriculture, ito daw po ay bilang pagsuporta po nila sa MTF, ELCAC or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. No, dito po sa Gibo, isa po yung barangay, no, na remote area po yan, no, remote barangay. Ibig sabihin po ay malayo sa Kabayanan. Sa may area po yan ng Sian, Zamboanga del Norte. Ang naganap po na community outreach program ay para po sa mga dating NPA rebels na ikinasa po ng 102nd Infantry Brigade. Ayon po kay DA Region 9 Executive Radon Cadcedeño, namigay po sila ng 4 na baboy, 15 manok, rubber seedlings, assorted vegetable seeds, para po sa establishment po ng community backyard gardening. Ito pong seed packing, syempre iba-iba rin po yan. No? Merong tomatoes, may sweet peppers, may eggplants po, may squash, okra, ampalaya. Puro healthy, no? Napapanahon po talaga. At syempre, dahil lang Sian mo, ang area ho ng Sian, no? Bayan po ng Sian, dyan po sa may Zamboanga Norte, syempre ho, natuwa po itong si Sian Mayor Jose Cor Gepolongka dahil po sa suportang ibinigay po ng Philippine Army at ng government agencies para po sa agrikultura at pangkabuhayan. Sobrang essential ho, no, ng pagiging sanay magmaneho na may sasakyan sa panahon na ito. Lalo na ho, alam niyo naman, no, ang hirap makisabay sa pagko-commute, no, mga public transport. Yung hindi mo malaman kung sino ba doon ang baka mamaya may virus na. Eh, delikado po yan. Mamaya, uwi ka rin sa iyong pamilya sa bahay. Baka mahawaan mo sila. Grabing, hindi lang gastos ang sakit sa ulo, kundi syempre yung buhay natin. No? Gusto pa nating mabuhay. Marami pa tayong gustong gawin sa buhay. Marami pa tayong pangarap. Kaya ito nga po mga nakakapagmaneho, sobrang advantage nila yan sa panahon ngayon. Yung may minamaneho rin na may kotse, yung may panggas. No? Kasi iba na, wala na rin na trabaho. Pero kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse, at ganito naman ang nangyari sa iyo, no? Nag-viral po sa social media. Ito pong insidente kung saan muntik pong makabunggo ng isang babae naglalakad sa gilid ng kalsada. Isipin nyo na, sa gilid na po ng kalsada, muntik pang mabangga ng isang hatchback. Ito pong sasakyan na ito matapos pong mawala ng kontrol sa pagmamaneho. Ba, delikado yan. Tutukan. Dito sa ating PNY item number 2, muntik makadali ng ali. Sa pool sa rear dashcam footage ang pagkawala sa kontrol ng isang hatchback at muntik nitong pagkabunggo sa isang babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada. Sa viral post ng FB page na Philippine CCTV and dashcam spotted, nakikita kung paano lumabas paatras ang sasakyan nang bigla itong pumilis sa pag-atras at bumunggo sa isang maliit na tindahan. Bago ang pagkabunggo, nakikitang may babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada na maswerte namang nakaiwas. Tuluyan nang nawalan ng kontrol ng sasakyan dahil pagkaabante nito, muntik pang mabunggo ang may-ari ng dashcam. Ayon sa saksi, binalikan naman ng motorista ang mga nabinsala. Samantala, wala namang malubhang nasaktan sa insidenteng ito. Para sa MBC Network News, RH57, Victor de Guzman, naglilingkod sa pagmamalita. Ito pong video na ito ay rear dashcam footage. No, kadalasan na nakikita natin sa mga nagbabiral ay nasa harapan ho, no, dashcam. Ito po ay rear dashcam footage. At makikita nyo, hindi po kakabit ang dashcam na ito dun sa mismong kotse. At ito pong rear dashcam na ito ay isang evidence kung paano nga ba talaga nangyari dito sa nangyaring pagkawala ng control nitong hatchback. At yung babae, makikita nyo, nasa gilid na ng kalsada. No? Marami po kasi dyan mga makukulit. Sinasabi na nasa gilid naman sila ng kalsada, edo pwede na sila mag-relax-relax. No? Hindi po. Dahil ito nga po, isang patunay na dapat listo pa rin tayo kahit nasa gilid tayo ng kalsada. Lalo na kapag ito na nga,
yung minamaneho nilang sasakyan, yung mga motorista. Ito na ang nagloko. O kaya kadalasan naman daw, wala naman daw SUA, no? Yun naman daw talagang nagmamaneho, may problema. Ito pong viral post na ito, no, sa Facebook page na Philippine CCTV and Dashcam Spotted, ay isa pong patunay na kung ano ang nangyari, no, dito sa insidente. Biglang umatras na ho ng okay eh. Tapos biglang bumilis na. Nakakapagtaka, no? Ang iniisip lang natin, no, meron kayang tinamaan dun sa may tindahan na nadali nung pagkaatras ng sasakyan. At pagkaatras niya, eh bigla naman pong umabante. Abay, nakakapagtaka ho, ano. Siguro dahil na rin sa panic. At tumama pa po siya sa gutter pagkatapos niyang muntik madali itong ali na naglalakad sa gilid ng kalsada. Ngayon, ito pong incidenting ito ay iniimbestigahan pa dahil wala pa pong sapat na detalye, no, para malinaw natin ano ba talaga ang problema dito. At paalala na lang po sa mga nasa kalsada, no, maging listo na lang po tayong lahat. At kapag mapanas, tumatawid, nasa gilid ng kalsada, o kaya iba nga, nasa loob pa ng mga restaurant, no, pinapasok ng kotse, no, may mga ganun eh. Nawala ng kontrol, pumasok sa kotse. Dati may ganyang insidente kung saan may sanggol, may bata pa pong nadamay. Ayun, no, listo na lang po tayo. Hindi po natin talaga masasabi kung kailan dadali ang aksidente. Kayo, baka may tips kayo. Ano pang magandang diskarte, no, kapag nasa kalsada? Baka maya, hindi natin nakikita yung mga yan kapag tayo nag-google-google, no. Pwede nyo pong i-comment yan dito sa ating comment section. Marami po sa mga kababayan, no, mga kababayan natin. Hindi naman po lahat, no. Marami lang po ang sobrang gumastos sa pagpapapogi ng mga sasakyan. Yung bang pwede mong ipagmayabang, no, kapag nakita ng iyong mga kaibigan. O kaya pwede mong ipagmalaki ba? Kakaiba yung kotse mo sa lahat, yung mga nakasabay mo sa kalsada. Mapa motor, yung mga ganyan din, yung antog dito, para bang customize yung mga parte, no? Pero tandaan po natin, ha, baka po sobra tayong gumagastos sa panlabas. Isipin din natin yung mga nasa loob. Baka mamaya kasi, ang ganda nga na sasakyan mo, puro namang problema ang makina. Eto, lesson to para sa inyo. Ang eksena, sabay-sabay nating panoorin dito sa ating PNY item number 3. Dapat alerto, dapat makapreno. Viral ngayon sa social media ang isang motorsiklo, ang isang rider na bigla pong bumangka sa isang 18-wheeler truck na pa-U-turn sana. Sa post po ng Philippine CCTV and Dashcam Spotted, makikita ang video na ito na may caption na, "Ingat po tayo lagi sa pagdadrive." Tunay naman po, di ba? Katulad nga ng video na ito, napakaliwanag. Pero bakit nabangga pa? Ano kaya ang problema? Preno o yung driver? Panoorin natin ang video para ating mahusgahan. Sa viral video, maririnig pa ang malakas na busina ng truck. Ngunit hindi malinaw kung kanino ito nanggaling, sa dumaan bang truck sa likod o dito sa nag-u-turn na truck. Ang video po na ito ay may 1.4 thousand reactions, 639 comments, 745 shares at 63,000 views. Marami po sa mga netizen ang nagpapayo sa mga rider na ayusin din ang kanilang mga preno kaysa papugiin ang kanilang mga motorsiklo. Gayun din po sa mga kotse, sa mga van at iba't iba pang klase ng sasakyan. Anong masasabi niyo sa viral video na ito? Comment na! Ang video po na ito ay nanggaling sa Philippine CCTV and Dashcam Spotted. May caption po sila na ingat po tayo lagi sa pagdadrive. Ayun nga, dahil nga po itong motor ay hindi na ho nakapagpreno. Tignan natin ano bang feedback naman na mga netizen. Hindi na natin nababasa. Ayon kay Gaspar Napitan, mahilig manood ng Hollywood action. Papalusutin sana sa ilalim, kaso sablay. Kaya yun, naging kamote siya. Sabi naman ni Sebe Mosin Ambay Zenitram. Binaliktad ba ang pangalan nito? Martinez. Oo nga, binaliktad ba? Si Sir Martinez Nicomedes. Sure na ako dyan, binaliktad yan.
si Sir Martinez. So, sabi niya, kitang-kita na paliko yung track sa unahan. Hahabulin pang lumusot. Ayon sa pool. Kamote rider, parang takot mahuli sa flight niya. Trip to heaven. Sabi naman ni Ron. Ron Riders. Tama, no? Ron Riders. Ay, hindi. Si Ron. Si Ron po. Si Ron ang pangalan. Sabi ni Ron, Riders, huwag puro modify. Mag-invest kayo sa preno. Magpakabit na kayo. Yan ang magliligtas sa inyo. Diba? Short but very informative, ha? At kaya Andrew Layok, sa ibang bansa yan. Kasi kung dito yan sa atin, dapat daw walang helmet, tsaka nakachinelas at sando lang. At sabi naman ni Jonathan Bergonia, Manukom collided with a large slow-moving vehicle in broad daylight. Malamang daw ay naka-blindfold yung motorcycle rider. Aba, di ba? Nakakapagtaka naman daw kasi kitang-kita naman po itong pagliko ng napakalaking truck, no? Ba't na hindi mo pa makikita? Kaya ang makikita nyo sa caption po ng post at sa karamihan po ng comments ay nakafocus po sa preno. Ay baka daw po sumabalay na itong preno ng motorsiklo nitong rider. Kaya po ito po nagsanhi ng kanyang aksidente. Kaya mag-iingat po tayo, no? Napakahirap gumastos ngayon, no? Papa-hospital ka pa. Hindi lang yung hospital, eh, no? Kundi yung syempre, yung na-damage mo, yung motor mo, no? Ginagamit niya rin yan, panigurado sa pagbili ng mga pagkain, araw-araw, at kanila mga needs. Malay mo, pumapasok pa yun sa trabaho. Yun lang po, no? Mag-iingat po tayo. Siguraduhin natin, kung tayo nagmamaneho, perfectong kondisyon na ating mga sasakyan. Ang traffic rules po ay napakalaking argumento sa social media. Hindi lang po sa social media, no? Maski sa mga kwentuhan, no, ng ating mga kaibigan, no? Mga nakakausap mo dyan, motoristang aktibo, no? Sa kalsada. Dahil ito pong batas natin, napakadaming butas, to, no? Ayon sa mga kwentuhan. Siyempre, tignan nyo rin yung mga comments, no? Katulad na lang po nito, no? Isa pong viral video sa social media, isa pong motor. Wala ho sa extreme left side. Pero bigla akong naman lumiko. Aba, nakakapagtaka naman eh. Ba't pag-ayan ng mga desisyon? Tignan din natin yung mga comments sa mga netizen, ha? Yung mga rider, ha? Pagkatapos ng video na ito. Tignan muna natin ang mga detalye. Tutukan sa ating last item for this episode. Nakatanggap ng mura dahil lumiko bigla. Viral ngayon sa social media ang isang dashcam footage ng isang motorista kung saan nahuli nito sa kanyang dashcam ang isang motorsiklo na bigla na lang kumain sa kanyang lane para makalipat sa kabilang street. Aba, panoorin nga muna natin ang video na ito. Buti na lang ay nakapagpreno ang motorista at pagkatapos ay napahiyo pang nasa loob dahil sa gulat. Malamang. Aba, pagkatapos po na makaraan ng rider ay nagbaba ng bintana ang nagmamaneho ng sasakyan at sinigawan ito ng Bobo! Bobo! Ayon po sa post ni James Deakin, hindi daw po siya makapaniwala. Bakit marami pa rin ang mga taong nagtatalo sa ganitong issue o insidente? Simpleng traffic rules na lang daw ay hindi pa maintindihan. Nilinaw niya na ang mali raw ay ang rider. Period. Tapos ang usapan. Para sa mga rider dyan, maging alisto po tayo, sumunod po tayo sa batas. Tulad din po ng ibang disiplinadong rider. Huwag naman po tayong gumaya sa mga palpak sa batas na rider. Ang sundin po nating landas ay yung mga sumusunod sa batas. Yung alam ang tamang laning. Yung alam kung kailan dapat lumiko, kailan dapat mag-overtake, alam kung kailan dapat huminto. Nasa lugar po ang galaw sa kalsada. Isa-isip po natin na hindi lang buhay natin ang nakataya sa ating pagkakamali, kundi kapwa motoristang nasa kalsada. Ang video na ito ay mayroon ng 12,000 reactions, 4.3 comments, 2.1 shares at 300 plus thousand views.
Ang video po nito ay nanggaling kay James Dickin na may 12,000 reactions, 4.3 comments, 2,100 plus shares at 392,000 views. Nito lang pong linggo, uploaded po nitong linggo. Sabi po ni Sir James, I can't believe that there are some people who are still actually arguing about this. Traffic rules are not supposed to be subjective. Motorcycle was wrong, period. Diba? Sobrang linaw. At dagdag niya pa, please stop justifying bad behavior. Sabi po ni Pampia Eliaga, we are motorcycle riders, riding every day from Gentry to Quezon City and vice versa. It is true, totoo daw po na marami daw po mga rider ang kulang daw po sa kaalaman at pag-uugali, no? Right manners. Kapag po nasa kalsada, pagdating din po sa lane policy, pagulo-gulo ng lane, katulad nga nung nasa video, dapat nasa extreme left yan, di ba? Ang liliko siya doon sa kabilang street. Di ba? Katulad na lang din ng mga nag-overtake sa kanan. Mga ganun pong halimbawa. Pati rin daw po yung signal light usage at marami pa daw pong iba. At dagdag pa niya, they are numerous nowadays. And the disappointing part was most of them has no respect with other drivers. Ay, nako. Sana naman po ay maayos po natin yung ganyang pag-iisip, no, sa mga rider, ha. Pero hindi naman po natin nilalahat. Sabi nga po ni ma'am ay karamihan lang daw po. Hindi naman po lahat. Okay? At si Curis St. Cruz. Sabi niya, laws, mga batas daw po, ay dapat daw pong baguhin at yung parusa. Dapat daw po ay magkakaiba yan. Depende rin daw po sa naging outcome ng accident at depende rin daw po sa kung anong sasakyan ang ginamit. Yan po ay kanyang suggestion. Sabi naman ni Noor Benito, hindi daw po siya makapaniwala na may mga taong hindi pa maintindihan kung sino ang tama sa mga ganitong simpleng insidente. May mga motorcycle riders daw na kung makapagmaneho daw ay bahala na kahit anong tama o mali. Sabi naman ni Fidel N. Payawan Jr., this is due to the lack of education regarding correct traffic rules and lack of proper enforcement. Yan pong opinion ni Sir Fidel. The system needs to be overhauled. Tinawag tuloy na, sorry for the word, ay bobo daw. Maraming salamat po sa mga tumutok. Marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. po, ang PNY Pasikatin Na Yan. Yung mga gusto magpabate, comment lang po, no? Nababasa naman natin yung mga comments nyo sa simula ng ating show, di ba? Yung mga DZRH followers, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang sa ating programa, kundi sa iba't iba pang offer na amin na programs para sa inyo. Sana po marami kayo natutunan. Tutok lang po, araw-araw, no? Monday to Friday. Monday to Friday. Hindi araw-araw. Di kita kits po ulit tayo dito lang sa PNY Pasikatin Na Yan.